so let's move into the sample problems. Let's proceed to the next sample problem, number 5. So in this case, we have a wide flange section, 12 by 22, 836 na steel, carrying a working dead and live load given. Working means service loads. So unfactored yung mga given na loads dyan in tension. We're asked to verify for the member strength if 24 millimeter diameter bolts are placed 50 millimeter from each other. Ibig sabihin ng 50 millimeter from each other, eto 50 millimeters yan. Eto rin mga to, 50 millimeters din yan, bawat isa. So lahat sila raw ay naka-social distancing ng 50 millimeters. So kung idodrawing mo siya, para siyang ano, ba ito yung I section. So ito yung upper flange. Tapos ito yung lower flange, diba? Parang ganyan. So yung bolt natin, isa, dalawa, tatlo, apat. Ito yun, no? Itong bolt na to, apat yun. Tapos, yung bolt naman na ito, apat din sila. Sa dalawa, tatlo, apat. So, ibig sabihin, ilang line... So, ito yung direction of load ng tension, diba? Nandito yun, sa cross, perpendicular to the cross-section. So, for each, so we have four lines of connection. Four lines. Pag sinabi kong lines of connection, ito yung linya ng connectors which is parallel to the direction of the load P. So, di bali may four lines of connection ako. One line of connection dito. One line of connection dito. We have two lines of connection sa upper flanges. Flange. Tapos, another one line of connection. Another one line of connection. Dalawa ulit sa lower flange. So, di bali may apat tayo na lines of connection. For each line of connection, meron tayong apat na bolts. 1, 2, 3, 4. Ulitin ko, for each line of connection, we have four pieces of bolts. Okay. Yung 24 dito ay diameter ng bolt, D bolt. Okay, kung yan ang D bolt, ano ang D effective natin? Ilan ang D effective? 24 plus ilan? 5 po. Okay, so since this is 24 millimeter, malaki na yan, diba? As per code provision, kapag ka ang diameter ng bolt ay 24 and above, ang de-affected would be plus 5 millimeters. Okay, so the properties were given, the gross area, thickness ng flange, BF, depth, etc. Yung X bar na to kasi gagamitin sa, na natin to sa pagkuha ng capital U, yung shear lag factor, yung 1 minus X bar over L. Kaya lang hindi binigay yung X bar. So, paano malalaman yung X bar sa pagkuha ng capital U later? Okay, tingnan natin. So, as you can see from the given, saan nakakonekta yung wide flange? Diba? Sa top at sa bottom flange. Ibig sabihin, may cover plates. May steel plate na nakapatong sa ibabaw. May steel plate dun sa ilalim. Ibig sabihin, dun sa ibabaw at ilalim ng flanges, yung connecting member natin. Walang nakakonekta dun sa web. So, ibig sabihin nun, may shear lag na mangyayari. So, we need to solve for the capital U later on mamaya. So, we're asked to check for the adequacy. Okay, I solve first for the total load combination for ASD. O, ito yung ASD. In-add ko lang yung dead at live load. Tapos, kinuha ko rin yung load combination sa LRFD. So, ito naman yung LRFD load combination. 1.2 dead, 1.6 live. Okay. So, yan yung mga loads. So, para mo ma-check yung adequacy, kailangan itong mga loads na to should be less than dun sa strength nila. Niya. Sa strength niya. Sa allowable strength niya at saka sa design strength niya. Okay. So, since this is a tension member, unang limit state is GSY. O, pagka GSY, FY, AG. Yung FY, given naman, di ba? 836, so 248. Yung AG, given naman yung property, so I solve for the nominal PN. Ipag kami multiply ko siya ng phi, LRFD, nakuha ko yung design strength, 933. So, ang design strength niya, yung lakas niya, 933. Ang load niya is only 598. O, pasok, pasado. Diba, mas malakas yung strength kaysa sa load.
Pagka AS din naman, yung PN, i-divide ko siya ng safety factor na 1.67 kasi GSY. So, yung allowable strength niya ay 620. 620 yung allowable strength niya, yung load niya is 415 lang. So, pasok ulit. So, ibig sabihin, kaya niya ang gross section yielding in both LRFB tsaka ASD. Pangalawang limit state na possible is net section fracture. PN is equal to FUAE. Okay, yung FU given, hindi siya given pero dapat alam natin na 400 siya kasi A36. Ano yung AE? So yung AE would be capital U times AN. Yung AN muna ang isosolve ko. Nung sinolve ko yung AN, ang kinonsider ko ay magkakaroon ng net section fracture dito sa na diretso lang, yung warat. Okay, so diretso lang. So pagka nawarat yung wide flange section ng diretso, tanong, ilang butas ang dinaanan ng straight path? Okay, so that would be, yung 4181 is the gross area na yan. So that is the gross width times thickness na yan. So gross area na yan, yung 4181, minus hindi ba't apat yung dinaanan na butas kapag kakinonsider ko ay diretsyong net section fracture? Dalawang butas sa upper flange at dalawang butas, magkatapat kasi sila sa lower flange. Kaya total of apat na butas. And yung butas na kailangan ko i-consider is the D-effective, that would be 24 plus 5, times thickness, anong thickness ng butas? Ano ang thickness ng butas? Diba yung thickness ng butas, since yung butas ay nasa flange, corresponds to the thickness of the flange. Ito yung thickness ng flange. 10.8. Okay, so area na yan. Area na yan ng apat na butas. Okay, for this case, wala akong staggered hole, kaya zero lang yung staggered S square over 4G. Kasi diretsyong path of failure yung kinonsider ko. So I got net area of 2928.2. Okay, hindi ko na pinakita rito yung net area kapag ka may staggered. Although kaya mong isolve yung net area considered staggered. Yung staggered from the taas, pwedeng lilies. Okay? Kaya lang, pansinin mo, kapag ka kinonsider mo yung net area for staggered, halimbawa sa taas dito, tapos lilies siya ng paganyan, diba? Yung kulay pula. Hindi ba't matitira tong dalawang bolts sa ilalim? So pagka may natira kang dalawang bolt sa ilalim, so yung net area mo tends to increase. Kasi magkakaroon ka ng multiplier dyan. Kasi 2, 4, 6, 8, 16 lahat yan lahat, di ba? 16, kung 16 lahat sila ang mga connectors mo, 16. So magkakaroon ka ng 2 over 16. 2 over 16 dun sa baba. So ang mangyayari mo tension dito would be 14 over 16 of P. So pagka minultiply mo yan, yung net area mo yan would be 16 over 14 of net area. O, 16 over 14 is greater than 1. I mean, multiplier mo ng 1 point something. So it tends to increase the net area. Okay? At the same time, may staggered hole yan. So yung pagkuha mo ng AN dito is may plus S square over 4G. So may plus S square over 4G. So lalaki pa rin yung net area mo. Naintindihan nyo? So with that, if you consider staggered failure here, ang masasolve mong net area is definitely mas malaki sa 2928. Hindi ko na pinakita kasi mas malaking net area, meaning hindi siya critical. So what I considered lang in my solution is the net area considering a straight path of failure. Okay? So with that as my critical net area, 2928, ano ngayon yung capital U para ko makuha yung A effective? Okay, so yung capital U, yung shear lag factor, pwede mong masolve siya from case 2. Ano yung case 2? Yung using the formula. Ito yung formula. Using this formula, we have 1 minus X bar divided by L. Again, yung L is the from the first to the last distance of the connector. So tatlong 50 yan, diba? 50, 50, 50. Kaya 3 times 50 yung L natin. Ang question is, paano nakuha yung 41.4? It was not given. Oh, for the meantime, accept nyo muna yung 41.4. Mamaya, i-explain ko sa inyo kung saan ko kinuha yung 41.4.
So therefore, ang capital U lumabas is 0.724 based from case 2 yung formula. Now, another case applicable for capital U is case 7. Ayan, yung case 7. Ito yung case 7 sa table kasi wide flange section siya, diba? Tapos meron siyang 3 or more fasteners per line. Ulitin ko, per line of connection, ilang bolts meron dito sa problem natin? Ulitin ko, per line of connection, ilan ang bolts doon? Diba? 1, 2, 3, 4. Kada isang linya parallel to the direction of the load P, ilang connector ang meron sa kada linya ng connection? Diba? May apat. So, apat. Eh, di pasok siya rito sa with 3 or more fasteners per line. Pasok siya rito. So, di ba liyang capital U natin manggagaling dito sa either dito sa dalawang to. So, i-check mo lang kung alin dito sa dalawang to ang magsasatisfy by checking the BF of the wide flange section if it is greater than or less than 2/3 of depth D. Pag chinek mo yung BF tsaka depth D mo, ang masasatisfy mo is less than. So, kaya less than, kaya ang capital U mong makukuha is ito, yung 0.85. Kaya 0.85 yung capital yung lumabas based from case 7 ng table. Oh, di bali dalawa ang capital U natin dito ha. 0.724 galing sa case 2, tsaka 0.85 galing sa case 7. So sabi ng code, if whenever you have two values of capital U, which one we're going to use? Yung larger. Kaya nga, ang capital U na larger na 0.85 yung ginamit ko. Okay? So, from there, alam ko na ngayon yung capital U, edi i-multiply ko yung capital U with the AN, yun na yung effective. I-times ko ng FU, yun na yung PN, nominal strength. Okay? So, pagka may nominal strength na ako, i-multiply ko ng resistance factor, at saka divide ko ng safety factor, makukuha ko na yung design at saka allowable strength. And kung mapapansin mo, yung design strength ko for NSF is 746, mas malaki siya doon sa ultimate load, 598. So, safe pa rin siya sa NSF. Likewise, pagka ASD, ang allowable strength ko is 497 compared with the service load, 415. Safe pa rin siya under ASD. In both cases, LRFD, ASD, pareha silang safe for NSF. Since safe sa GSY kanina, safe din to sa NSF, we can conclude that the whole section is now adequate and safe. Okay. So, dito sa pag-compute ng capital U, pwede kasi maging question sa exam niyan. Oh, can you solve for the shear lag factor considering case 2? Pwede. Ang sagot mo dapat, 0.724. Oh, what is the shear lag factor considering case 7 on the table? So the answer is 0.85. Pero if you consider both cases 2 and 7, you just have to choose whichever is larger. Kaya 0.85 yun nag-govern. Now, yung nakahanging question natin, no? Paano nakuha yung X bar na 41.40? Oh, ito na yon. Where does the X bar of 41.40 millimeter comes from? Okay, oh, sundan nyo. Since the section is W12 by 22, tapos may cover plates, diba? Connected dun sa ibabaw at saka sa ilalim ng mga flanges. Kapag ka ganun yung connection, can you see this figure over here sa kaliwa? May cover plates yung wide flange section. Yung pag-compute ng X-bar sa para pag-solve ng shear lag factor is ito yung X-bar na tinutukoy. Yung X-bar na to, hindi siya parehas ng X-bar dun sa steel manual. Kasi yung X bar sa steel manual corresponds to the horizontal, 'di ba? Horizontal distance of the centroid of section. X bar is the horizontal distance of the centroid. Yung X bar nito na ginagamit sa capital U or the shear lag factor ay iba-iba. Halimbawa, kapag ka ganitong klase yung connection mo, wide flange with cover plates, ang X bar natin is the distance from the connection ng cover plate tsaka ng wide flange at this point hanggang doon sa centroid. Anong centroid to? Centroid ng ano? Centroid ng WT 6 by 11. Ano yung WT 6 by 11? Ito yung T section na kinat from sa kalahati ng given W section na 12 by 22.
Pag kinalahati mo yung W section, magiging T section siya, kaya naging WT. Yung 12 na inches na depth, naging 6. Yung 22 na weight, naging 11. Divide lang sa 2 parehas. So, exhibit, yung WT 6 by 11, galing siya sa mother section ng W12 by 22. So pagka hinanap mo yung WT section, ito yung WT section. So, meron akong steel manual. Unfortunately, yung binigay ko sa inyong Excel file ng ASEP manual, wala siyang WT section properties. Makikita siya dito sa ASEP steel manual. This is the ASEP steel manual. Nahandito lahat ng mga cross-section, including the WT section. Okay? So, nung tinignan ko rito yung WT section, ito yung WT section. Katulad nung inattach ko ngayon dyan na picture. Okay, so hinanap ko ngayon yung WT, ito yung WT 6 by 11. Ayan, so WT 6 by 11. Kung ito yung T-section, ang centroid niya nandito. So yung distance ng centroid niya, galing dun sa ibabaw niya, ang tawag dito is Y. Y, so hanapin ko yung Y. Ang Y, ito. Kaya ito yung Y ng WT 6 by 11, 41.4. So dun nang galing yung 41.4. Again, yun yung location ng centroid ng WT 6 by 11. Okay? So, ganyan ang ginagawa sa pagkuha ng X-bar kapag ka wide flange with cover plates.